talaga ba para sa iyo ang pagdiriwang na 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas? Pete Senior, maligayang kapestahan ng Santo Niño sa ating lahat. Makasaysayan ang pagdiriwang natin ng kapestahan ng Santo Niño ngayong taon. Dahil ginugunutan natin ay 500 taon ng pagdating ng imahe ng Santo Niño sa Cebu, hudyat ng pagsisimula ng Kristyanismo sa Pilipinas. Maalaalang nirigalo ni Ferdinand Magellan ang imahe ng Batang Jesus o Santo Niño kay Hara Amihan, na asawa ni Raja Humabon, ang pinuno ng Cebu ng panahong iyon. Ang Batang Jesus o Santo Niño ang mituturing na oldest Catholic icon ng Pilipinas. Ayon pa kay Pope Francis, ang Santo Niño ang nagsilbing tagapagtanggol ng Pilipinas sa loob ng 500 taon. Kaya mahalaga ang Santo Niño sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Ang buhay na pananatili ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ang tumulong sa ating mga ninuno na makibaka, magsakripisyo at makipaglaban sa mga pang-aabuso, pang-aalipin at panunupil ng mga banyagang mananako. Kaya patuloy nating hingin ang tulong ng mahal na Santo Niño na tulungan ang ating bansang makabangon sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa ngayon. Ako po si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Pinagdala kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ng mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang bata. Huwag ninyo silang pigilan. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang hindi tumatanggap dito gaya ng isang maliit na bata." At pagkakalong sa kanila ni Jesus, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay para basbasan sila. Magandang araw mga kapanalig. Marami ang nagsasabing ibang-iba na ang mga bata ngayon. Mas mabilis na silang mag-isip, mas maliksi na silang gumalaw, at mas madaling matuto. Hindi rin sila mahiyain at kadalasan pa nga sila ang nag-e-entertain sa mga bisita. Talibas ito sa nakagisnan ng ating mga magulang, ng ating lolo at lola, na pinatatago sa silid ang bata at di pwedeng makisalo sa usapan ng mga matatanda. Sa isang banda, magandang pagbabago ito sa mga bata, umuunlad ang kanilang pagkatao at ang kanilang pakikitungo sa iba. Sa kabilang banda naman, kung hindi sila magagabayan ng kanilang mga magulang sa tamang pagkilos at wastong pag-uugali, maaring mawala ang kanilang paggalang, magiging magaspang ang kanilang pag-uugali, marami silang sasayanging oras sa paggamit ng kanilang mga gadgets, at magkakaroon sila ng sarili nilang mundo. Mga kapanalig, ang social media, ang new media, at new converging communications technology na kinahuhumalingan ng maraming kabataan sa ngayon ang humuhubog sa kanilang kamalayan, sa kanilang puso't isipan at buong pagkatao, sa masama man o sa mabuti. Kaya napakahalagang magabayan sila ng wastong paggamit nito upang hindi sila mabiktima ng fake news, cyberbullying, pornographic sites at marami pang iba. Ayon sa pag-aaral, kung impluwensya rin ang pag-uusapan, masasabing nasapawan na ng mga mensaheng nagmula sa media ang makabagong teknolohiya. Ang tradisyonal na institusyon tulad ng tahanan, paaralan at simbahan. Kaya hindi kataka-taka kung bakit ibang-iba na ang gawi, pagkilos at mga pinahalagahan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Sa totoo lang, wala na tayong magagawa para kontrolin ang samut-saring productions na ina-upload sa social media. Ang magagawa na lamang natin ay kontrolin ang ating mga
media exposures at piliing mabuti ang mga pinapanood, pinakikinggan at mga binabasa at siguraduhin makatutulong lahat ng ito sa ating paglago bilang mabubuting tao at Kristiyano na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayo mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na masugid na sumusubaybay ng programang ito, maraming maraming salamat po. Asahan po ninyo na aming patuloy na pagdarasal ang mga kahilingang ipinapaabot ninyo sa amin. Halinawang pagpalain ng Diyos ang bagong taon sa ating buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos ating panghawakan ng buong taon natin magabayan at mabasbasan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.